Ngayon naman ay i-demo namin sa inyo on how to operate Xerox Work Center 3655. So yung machine na to ay black and white at ang kanyang control panel ay touchscreen na. Okay? At syempre, pwede siyang mag-copy, print, and scan with two trays. Yung first tray niya o yung tray 1 ay kaya niyang mag-load hanggang 500 sheets up to legal size. Sa bypass tray naman ay kaya niyang mag-load up to legal size 150 sheets. Yung machine natin ay meron siyang automatic document feeder na kaya niyang mag-load up to legal size. At syempre, yung kanyang flatten glass ay kaya niyang mag-accommodate hanggang legal size. So yung machine natin ay 47 copies per minute. Meron na rin siyang ID card copy na feature. At kaya na rin niyang mag-reduce, enlarge, collate, and sort. Ngayon naman, ituturo namin sa inyo kung on how to operate ang Work Center 3655. This machine is US refurbished, so kailangan natin ng transformer. Ito po, 110 po yung ating machine, as you see. Ngayon po, pagkasaksak po natin sa transformer natin, ito po yung on and off switch natin. Pagka-on po natin, mag-initialize lang po siya. Sa labas na po yung basic features. Ito mag-load po tayo ng purple sa tray 1. Make sure po yung guide is nakatama po, nakaset po. Masisi po yung machine po natin is auto-detect. De-detect niya po confirm. Pagka okay na po, confirm lang po natin. Ito yung original document natin. Try po tayo mag-copy sa ating automatic document feeder. At pagka mga gusot-gusot po, we suggest po sa flattened glass na po natin siya i-copy. Kasi po, pagka mga gusot-gusot po, magkapas po siya ng jamming. Okay, pag maglalagay po tayo ng papel, face up po. Pagka umilaw na po indicator, it means po tama po yung pagkakalagay natin ng papel. Make sure yung guides po is tama din po. Okay, ngayon po, punta na po tayo sa basic copy. Copy po. Ito po yung mga basic settings natin. Meron po siyang large and, reduce and enlarge. Tapos dito po yung paper selection natin. So yung paper po natin is nasa tray 1. So click lang po natin yung tray 1. Tapos ayun po, mag-indicate po yung machine natin ng paper size. Kung tama naman po, confirm lang po. Ngayon, eto po. Ito po yung mga natin, one side. 1:2, 2:2 is 2:1. Mamaya pa explain po natin kung ano mga features po ito. Meron din po siyang collate and uncollate. Okay. So, photocopy. Ang copy po natin, pwede siya up to 999. Then, pagka na po, cancel lang po. Then, balik po sa 1. So, restart lang po pag ready na po tayo. Original, ito po yung photocopy. Ngayon naman po, didemo naman po namin sa inyo is yung 1:2. Gagawin po niya is yung dalawang original document, gagawin niya pong back-to-back. Ngayon po, same procedure. Lagyan lang po natin sa ating ADF. Then click lang po natin one side. Then pag settle na po tayo, press lang po yung start. Ito po yung original natin, ginawa niya na po back to back. Ngayon naman po, meron din po siyang features na paghihiwalayin po. So, ganun lang po ulit. Make sure nakailaw po. Then, click lang po natin yung 2:1. Then, press start.
Ito po yung original natin. Ito naman po yung pinaghiwalayan yung back to back. Ginawa po, kung gusto naman po natin mag-pimpan back to back, click lang po natin yung two-sided. Then, press start po. Uli yung original document natin, ito naman po yung copy natin. Sa naman po sa mga pictures ng machine natin is yung ID card copy. Para po ma-achieve natin yung ganitong copy at hindi po magkaroon ng lines tulad po na nakikita nyo, make sure po nalagyan na lang po natin ng papel sa iba pa po ng plating glass natin. For example, ito lang po. And make sure po yung wala po siyang lalabas na buwang para po maiwasan po yung lines. Then pag okay po, close naman natin. Then punta po tayo sa ID card copy. Nakita niyo po, meron po siyang lighten and darken. Kung may mga image po yung ID natin, lagyan na lang po natin sa photo. Okay. Then pag start na po natin, may kita po natin dito, may indicate naman po dito. Pag ready to scan na po, lagyan lang po natin to sa photo. Then baliktarin lang po natin. Same position lang din po. Pag okay na po, ready to scan side 2. Tapos pwede rin po natin i-adjust kung ilan po. Up to 9,999. Pag ano po, cancel lang po. Ngayon, 1 lang po yung print natin, then press start lang po. Ito na po siya.